Good day mga boss. Meron akong share sa inyo, may nagtatanong sa atin, nagpapagawa ng video actually, pang DIY para may guide siya kung paano daw malalaman kung palitin na ang PCB valve at kung saan ang breather line at PCV line nung Sentra nila. Ang sasakyan po na gagamitin natin ngayon ay carb type, Nissan Sentralec po. Madali lang naman po hanapin kung saan yung PCB line at saka yung breather line nitong engine. Nagpapatulong din kasi yung iba kung paano maglagay ng PCB valve, kung paano mag-check kung palitin na. Mabilisan lang po ito, paano magpalit at saka mag-check ng PCB valve. So ito po ang Nissan Sentralec. Kahit po EFI yung sasakyan ninyo or carburetor type, meron po yan PCV line at saka meron pong breather line yan. Sa mga GA engines, halos pare-pareho po yan. Ang magkaiba lang yung location ng PCV valve at saka nung breather tube. Ito po yung sa Nissan Sentralec. Ito po yung breather niya, breather line niya ito. So ito yung papunta sa intake, sa carburetor. Ayan, ito yung air filter. Yung langis na nakakalabas dyan, pag marami na, mabilis magdumi yung air filter at masisira po yun. Tsaka magbabara kasi syempre malalagyan ng langis, mahihirapan ng pumasok ang hangin. Ayan po ang breather line niya ng Nissan Sentralec. So makikita nyo rin po yan sa mga ibang sasakyan like Toyota, Lancer, Honda, meron po lahat yan. Sa EFI po na Sentras, nandito po yan, dito nakalagay sa gilid niya. Yung PCV line niya po ito. Yan, positive crankcase ventilation. Sa mga EFI po, nandito lang yung PCB valve niya. Sa B14 plastic eh, sa mga series 3. Pero sa ECCS, B13 at saka dun sa Exalta na B14, bakal po yung ano nila. Pero dito rin nakalocate, dito rin nakaposition yon yung PCB valve. Pero sa LEC po, tsaka sa mga carb type, nandito po sa may intake niya. Nandito po yung PCV valve at bakal po yun at matibay po yun, hindi basta-basta pinabalitan. Same din po sa PCB valve ng Exalta tsaka ng ECCS, bakal po, lilinisan nyo lang po yun, tatanggalin nyo tsaka lilinisan nyo. So eto po yung PCB valve sa B14 po to, sa series 3 na PCB valve. At paano ba natin malalaman kung sira na o palitin na? Tanggalin po natin, meron po yan sa loob, ewan ko kung naririnig nyo yan, o meron naglalaro doon yung parang filter niya. Parang yung separator niya para itrap niya yung ano, palabasin niya yung blow-by gases at itatrap naman niya yung mga liquid form na langis. Kasi yung mga blow-by gases may kasama ng oil mist yun eh. So hindi niya basta-basta matatrap yun. Ayan. So makikita nyo po siya. Silipin nyo doon sa loob. Ewan ko kung makikita dito. Parang hindi ah. Ayun po oh, kung nakikita nyo yun. Yan po. Yan. Yan mismo. Yan oh. Makikita nyo yung parang filter doon sa loob. Dapat po yan, naglalaro pa, may play pa. Pero hindi po yung sobrang laro na maiikot-ikot na siya. I mean, kailangan po, hindi pa siya manipis. Pinagpalitan po to, manipis na to. Masisilip nyo po yan, hindi ko mapakita ng maayos eh. Pero, tulad ito po, brand new. Ayan po, oh, ayun, mas kita. Kasi yun, plastic eh. Ito, bakal yung ano niya sa loob. So yun po, oh, maglalaro yun. Yun. At saktong-sakto po yung play niya. Ayun dun sa loob. Oh. Yan. Wala siyang masyadong space yun sa, dito sa mga gilid niya. Yung ipalibot niyang ganun, hindi lawlaw. So ang tendency po kasi, pagka manipis na yung sa loob niya, na yun, ayun oh, malaki na yung space niya. May tendency po na mag-stack up yan kasi parang makakaikot-ikot na siya dun eh. Pagka syempre pag nagsasak ng hangin yung intake, isasak niya yung blow-by gases, maaaring tumagilid po itong filter niya dito at mag-stack up. Ayun. Kaya minsan magkukos ng paiba-iba ng minor. So ito po dapat ganito. Tapos kita, ayun oh. Ayun, ang ganda, maganda pa siya. Kasi brand new po. Brand new po ito eh, kaya maganda pa yung play niya. So ito po, papalitan nyo lang po sa series 3 po. Yan, bunutin nyo lang tapos lalagay nyo lang po, papalitan nyo lang po, sasalpak nyo lang at meron pong ano doon yung goma nya, usually naman po merong gomang kasama to eh. Yung parang grommet nya para dito, since iba po ito,
lekto, makikita nyo po yan sa sasakyan ninyo. So papalitan nyo lang po, bunutin nyo yung hose, tapos lagay nyo po ito. Ayan. Then siguraduhin nyo lang po na pati yung hose ninyo ay wala pang crack, mga hiwa-hiwa, para yung hangin po ay hindi makalabas. Kasi isang ano po yun na magkakaroon ng vacuum leak yung engine ninyo. So pagka nagkaroon ng vacuum leak po dito sa may PCV line, pabago-bago ang minor, and minsan hindi mo mapaandar, minsan naman pag binirit mo biglang mamamatay. So may mga ganun po na cases. So palitan nyo lang po yung PCV valve ninyo, bunutin nyo, lagay nyo, ipasok nyo na ulit. Ganun lang po kasimple. Sa mga steel type na PCV valve, may ano po yun, iikutin nyo po yun, thread type po yun yung mga bakal. Tapos linisin nyo lang po, bugahan nyo ng carburetor cleaner. Tapos balik nyo yung hose. Ganun din po yun dito sa ano, ilalim. Dito ang medyo ano, mahirap dukutin. Kailangan meron kayong pangtanggal na deep socket na 19 po kasi yung size ng ano niyan, PCB valve. Yan. Pero makikita nyo naman po yan pagka binaklas nyo na, tanggalin nyo lang po itong hose. Ngayon, itong hose na ito po, medyo mag-iingat kayo kasi sa left po, hindi po iisang ano yan, yung size ng hose niya. Iba dito, pagdating doon, lumaki po siya. Yan. So, ingatan nyo po na mabiyak yan, lalo matigas na po yan. So, yun lang po yung pagpalit niyan. About naman po dito sa breeder line, nagtatanong sila sa atin kung pahigup ba ito sa engine o pabuga. Actually neutral lang po to. So meaning ng neutral, kung anong ibigay ng engine, yun yung gagawin niya. So halimbawa, yun yung magiging function niya. So dito ang syempre may blow by gases diyan, palabas lagi ang hangin diyan. So ilalabas lang din ang hangin diyan. Nagkakaroon lang din ng tulong ang intake para masak yung blow by gases. Dahil syempre pagka rinev nyo, isasak niyo yung hangin. So matutulungan din ng engine para mailabas yung blow by gases. Ganun din po sa PCB line, kaya napakahalaga na buhay po ang PCB line natin. Kasi malakas humigup yung sa intake, pagka rev niyo na niyan, yung mga blow by gases hihigupin niya 'yon. Ayan. So eto naman po ang kalimitan ano dito, lalo pag luma na yung sasakyan, parang may langis daw na lumalabas dito, madami. So ang una nyo pong i-check, pag marami nang lumalabas na langis, ibig sabihin din po niyan kasi may tendency na uusok na rin po ang tailpipe ninyo dun sa exhaust. At dahil na ibig sabihin din nun, may mga liquid form na marami ng langis na nakakalabas. So yun nga, papalitan nyo ang PCB valve at yung rocker gasket mo dito. So yun, naituro ko na po yung about sa rocker gasket noon, paano magpalit. Kayo na lang po gumawa. Mag-ingat lang po kayo dahil yung kabitan po ng rocker gasket ay plastic at madali na pong mabiyak yun. Dahil yung rocker gasket din po ay kumapit na doon at matigas na, para na rin siya naging hard plastic imbes na goma lang po siya. Goma lang po kasi yun pero syempre nandiyan sa loob at tumitigas yan dahil naiinitan, nalalangisan. So in time tumitigas po, kumakapit siya doon. So mag-iingat kayo sa pagtatanggal ng rocker gasket. Anyways, balik po tayo sa breeder. So yun po, neutral nga po ito. At ang ginagawa ko dito para rin po wala nang masyadong makapasok na langis dito sa intake at saka dito sa may air filter, kasi yun yung mabilis din maging cause, kaya na palit tayo ng palit ng air filter natin. So ang ginagawa ko po dyan, bumibili lang po ako ng breather filter, nilalagay ko po dyan. Yan, yun lang po, madali lang po maggawa niyan, mura lang din po to, more or less 200 yata sa mga auto supply. So yun po, tanggalin nyo lang to, bypass nyo na yan, tapos lagay nyo lang tong breeder filter. Ngayon kung ayaw nyo pong maglagay ng breeder filter, gusto nyo dun pa rin siya dediretso yung blow by gases, pwede po kayong maglagay ng oil catch can. Yan, dito bago mag intake breeder, tapos papuntang air intake. Tapos ganun din po dito, pwede kayong maglagay ng oil catch can. Pero wag lang masyadong malayo kasi kadalasan doon nagkakaproblema yung release ng hangin, tapos nahirapan siyang isak yung ano ba, yung blow by gases, sobrang haba ng hose, di ba? So as much as possible, ipuwesto niyo po yung oil catch can sa malapit lang. Ayan, kahit yung mumurahin lang po yung air oil separator lang na clear glass na makikita niyo, pwede na po 'yon. Yung maliit lang.
Mas maganda nga yung para nakikita nyo yung ano niya, yung langis. So lagay nyo lang po dito in between, then palabas sa PCB line. Lagay nyo lang po dito in between ng hose na to. So kayo na lang po gumawa ng paraan kung paano nyo gagawin. Pero as much as possible, huwag masyadong malayo po para makahigop ng maigi yung intake ng blow-by gases. Matulungan niya itong engine sa pag-release ng blow-by gases. So ganun lang po kasimple, kayang-kaya nyo po yan. At wala naman masyadong ano dyan, hindi naman po yan delikado. So subukan nyo na po, check nyo na yung mga PCB bulb ninyo at check nyo na yung driller line ninyo. Ayun, mga nagawa na po ako na binarahan, pati to binarahan din to. As in literal na binarahan. Wag niyo pong gagawin yung masisira engine niyo in the long run. So ayun po, maraming salamat po. Please subscribe dun sa YouTube channel natin, Nav Customs. I-like niyo yung mga videos, mag-comment po kayo, and hit niyo yung notification bell para lagi kayong updated. At ganun din po sa Facebook page natin, follow nyo po, share nyo yung mga videos, like ninyo, hit nyo yung notification bell para din updated kayo lagi. At share lang po tayo ng share ng mga videos para lalo pa po marami tayong matulungan. So maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Keep safe po. Nav Customs.